Follow po natin kay Attorney Andres Bautista, ang chairman po ng PCGG. Magandang umaga po, chairman. Magandang umaga naman, Kabayan. Opo. Magandang umaga sa lahat ng mga televiewers. Opo. Bago ho ba kayo nagpahayag na kinakailangang buwagin ang PCGG, tinangguni muna ho nyo sa mga official natin sa Malacanang, especially to the President. Oo. In fact, Kabayan, medyo nabigla nga kami nung biglang na-headline kami kahapon, no? Oo. Ang nangyari niyan is nang kami naluklok sa opisina nung October 2010, yung pong bagong komisyon, ang ginawa namin is re-review po namin yung mga kaso na na-file na sa mga korte. Okay. Tignan po namin yung mga operations po ng mga properties that were surrendered and sequestered. At kami po ay nagbigay ng report sa ating Pangulo in 2011. Mm-hmm. At dito po sa aming report, ang aming pong mungkahi ay siguro panahon na para i-wind down yung operations ng PCGG. So kasabay nun ay yung kanyang proposal na i-wind na ang trabaho ng PCGG. Tama po yan. Pero hindi po namin sinasabing dapat itigil yung laban sa Marcos o yung paghahanap ng mga nakakayaman. Ang sinasabi lang po namin, siguro pwedeng i-transfer po yung aming mga functions and responsibilities to other government agencies such as the Department of Justice and the Department of Finance. Bakit po sa Department of Finance, sir? Ay, kasi ang trabaho po ng PCGG ay dalawa po ang main tasks. No? Number one is to investigate and prosecute cases. Okay. Kaya yung po mga kasong yan, ang aming pong mukahi ay ilipat sa Department DOJ. Of Justice. Okay. Pero kami rin po ay inatasan na mag-oversee po ng mga sequestered and surrendered properties. At ito naman po, ang aming pong mukahi ay ilipat naman sa Department of Finance, especially the Privatization Management Office, para po maibenta na, maiprivatize ang mga ari-arian ito. Nabasa ko rin po kahapon na parang ang sinasabi daw po ninyo o ng PCGG ay napakahirap bawiin ang mga tagong yaman umano ng mga Marcos dahilan sa mga Marcos ngayon ay nasa kapangyarihan uli halos lahat. Well, tama po yan, no? Pero maliban dyan, mahirap na din po yung trabaho ngayon dahil marami na pong oras. Kumbaga, ang 26 years na po ang nakalipas. Opo. Kaya marami na pong ebidensya ang wala na. Ang nawawala, yung aming mga testigo ayaw nang tumulong sa amin, no? Kaya yung mga iba'y namayapa na. Tapos nga po, ang aming pang problema, lahat po nung inahabol namin, nakabalik na sa kapangyarihan. Kung kaya talagang mas mahirap na po yung aming trabaho. Kayo ho ba'y nagsagawa na ng accounting o auditing ng mga kasalukuyang assets pa, yung mga nagastos po ng mga nakaraang gobyerno pa no, simula nung kay Pangulong Cory Aquino, kasama na ho yung kasalukuyan ding pamahalaan. Dapat may auditing at may accounting ho, di ba? Tama po kayo siya, Kabayan. Opo. Pero, patuloy po yung aming accounting at auditing. No? Pero again, nung pumasok po kami ng 2010, kumbaga marami na nga pong mga dokumento ang nawawala. Pero gusto ko pong anyanyahan ang lahat ng mga nakikinig. Kung pwede, tignan nila yung aming website, www.pcgg.gov.ph. Dito linalagay po namin yung aming po mga report na isumite sa tanggapan ng ating Pangulo. Nagbibigay po yan ng kasaysayan ng PCGG at yung pong mga na-recover na, magkano po yung mga ginastos, etc., etc. Dahil kami po ay naniniwala na talaga dapat we have to be transparent and accountable in the way that we run the commission. Opo. Mga magkano po ang ating nabawi simula ng simulan ho yung pag-recover ng assets na yan? Okay. Well, as of today, sa aming pong pagbilang, nakabawi na po tayo ng over 164 billion pesos. Billion o, letter B? B, oo. Kasama po dito yung San Miguel Coco Levy shares na 24%. Yun ang latest. Na 70 billion. Ngayon, okay. Kabayan, ang nagastos po natin dito sa 26 na taon ay humigit kumulang between 5 to 7 billion pesos. Wow. Oh. Kaya kung titignan natin from a return on investment perspective, sulit naman. Sulit pa rin. Dahil gumastos ka ng 5 to 7 billion, ang naibalik mo 164,
okay na rin po yan para sa ating pamahalaan. So, sa tantyahon ninyo, bilang pinakahuling pinuno ng PCGG ngayon, mga ilang pa yung hinahabol natin talaga? Alam nyo, talagang mahirap pa. Malaman yun, sinasabi ng iba, eh, marami po siya. At mukhang marami pa, no? Dahil kung po, for example, pagbabasehan ko na lang po yung mga painting. Dahil nung pong isang buwan, kung inyo pong maalala, opo, nakahanap po yung New York District Attorney ng apat ayaw na mamahaling painting sa New York. Sa New York. Ngayon, dito po, meron po kami sa aming listahan 300 na missing paintings. Dito po sa 300 missing paintings, 130 na ibenta na. Oh. Okay? Opo. Yung pong 24 ay nakaluklok po sa mga museo ng ating bayan. Okay. Pero 146 paintings po ay missing pa rin. Nawawala pa rin. Nawawala pa rin. At hindi namin din po sinasabing itong aming listahan ay exclusive. Meaning baka meron pa pong mga painting na hindi namin nailagay dyan dahil noong 1986, noong EDSA Revolution, medyo magulo noon nung ginagawa yung listahan yan. Hindi naman po ginawa in a scientific manner. Oo, tsaka kanya-kanya na rin ho yan, siyempre, noong mga panahon na yun. Opo. So, yung na-identify ho nating binenta, yung ba'y may pagkakataon pa tayong mabawi? Opo, siyempre naman, no? Opo. In fact, meron ngayong criminal trial that is going on in New York. Okay. At yung pong mga painting yun na seized po yan ng New York authority, and it is now under the custody of the New York court. Kaya kung manalo po tayo dun sa kaso, malaki po ang probabilidad na maibabalik yung painting na yan, o kung hindi man yung painting, pag binenta yung painting, kung ano man yung proceeds, maibabalik sa ating kabangbayan. Oh, locally ho, sa mga hinahabol nating kayamanan umano ng mga Marcos, sa lokal ho, meron pa ho ba tayong dapat habulin? Well, ngayon, yung ating pong mga kasong nakabindin na napakatagal na, no? In fact, ang average age po ng cases ng PCGG is 20 years. Wow! At iniintay na lang po natin yung magiging desisyon ng ating mga korte, no? Alin ho dito ang pinakamalaki? Na hinahabol natin at gusto nating ma-forfeit in favor of the government. Alin ho dito ang pinakamalaki, Chairman? Ang pinakamalaki siguro, well, for example, no, ito pong Metro Walk. Oh, yes, sa Pasig. No, hinahabol po natin. Pasig, oo. Dahil 18 and a half hectares po yan, at ang pakinabang po ng ating pamahalaan right now dyan is only on 25% of the property. Oh, nasan ho na ba yung kaso niyan? Naku, marami pong kaso. Eh. Yeah. Meron pong kaso sa Pasig, RTC ng Pasig. Oh, nandun pa rin no sa RTC? Oo. Ay, Jesus Mario Joseph. Ganun ho ba? RTC pa rin hanggang ngayon after so many years? After so many years. Meron pa rin po dyan mga kasong mga hindi pa nagsisimula. After 25 years, nasa ano pa rin, na kumbaga pre-trial. Aha. Ano, halimbawa, anong kaso ito? Ito pong pinatawag nating Baseco. Ako. Baseco? Oo. Compound? Yung Baseco? Well, meron pong port operations. Yung sa port operation. Oo, at saka may mga ari-arian din po sa Bataan. So up to now, yung pong kaso, that is civil case number 0010 na nasa Sandigan Bayan, hindi pa po ubuusan. Ay, ganun ho ba? Ay, pero may nakikinabang ho dito sa mga binabanggit nyo, Chairman? Yung nga, yun din ang aming, ginagawa ng, sa abot po ng aming mga kaya, ay ang gusto namin gawin ay maibalik itong mga ari-ari ito sa pamahalaan at in the process dapat naman kung anumang kita ang pwedeng makuha dito ay dapat pupunta sa pamahalaan at hindi sa pribadong sektor. Opo. Yun ho bang proposal niyo ay kinakailangan pang dumaan sa Kongreso? Kailangan pa po, Kabayan, kasi nung pong binuo ang PCGG in 1986, yan po ay ayon sa isang batas. Executive Order number 1. Dahil yes, po nung panahong yon si President Cory ay yes, legislative and executive power. Correct. Pursuant to the Freedom Constitution. So kailangan din po ng kaukulang batas para po ma-wind down ang operation ng PCGG. O ay ano hong may nakausap na po kayo sa mga mambabatas like the President of the Senate and the Speaker? Meron na po. In fact, sinabi namin po sa kanila, kami po ay handang tumulong para makabalangkas ng tamang batas. At sabi nga namin, ang gusto namin is an orderly winding down, no?
Pero bago dyan, syempre, ang amin pong pinuno ay ang ating Pangulo at kailangan din na makakuha ng suporta ng ating Pangulo sa aming panukala. Last question, what will happen sa mga empleyado, mga ilang empleyado ho yung maapektuhan? Yes, well, ang gusto po namin is that kasi kami, we are about 200 employees, no? At kung pwede ko lang pong may pagyabang Kabayan, opo, yung pong bagong komisyon, ang sinisigap po namin is that parati, mas malaki dapat ang binabalik naming pera sa kabangbayan kesa sa budget namin. Opo. Kaya po nung 2011, budget namin 93 million, ang naibalik namin 268 million. Ito pong 2012, ang budget po namin 96 million, ang naibalik po namin 562 billion at mm-hmm, hindi pa dito kasama yung pong COCO levy na 70 billion. Oh. Yung pong mga empleyado, ang aming pong panukala, dapat yung mga gusto pa magtrabaho, dapat mailipat sa mga ibang mahihanap, na papahalaan. Uh-huh. At yung namang gusto na magretiro, dapat naman silang bigyan ng kaukulang special package. Okay. Maraming salamat po, Chairman. Maganda umaga at Happy New Year. Magandang umaga din po at Happy New Year. Attorney Andres Bautista, Chairman ng Presidential Commission on Good Government.